Good day, good morning, good evening sa inyo mga spigatik na dito tayo ngayon. Siyempre kay Bodies by Cavite at meron na naman tayo babay check na sulit na laman na road bike. Eto na, si Forever G77. Napakapogi na ito. Tinan mo. Ay, nako po. Basta ito, mamaya may i-declare ako sa inyo na nakakatuwa talaga dahil basta binaliw ako nito ni Forever ngayon. Antabayanan niyo ha. Eto, basta, ayoko na. Simulan na nga lang natin. Simulan na nga natin yung bike check natin dito kay Forever G77. Okay. Kanyang top tube. Eto, napaka-pogi. Ang ganda ng kulay niya. Simpleng-simple. Siyempre, frame nito is alloy na. 700C nakalagay. Integrated routing. Siyempre, naka-internal na. Tapered na head tube. Ayan. Tapered dyan, ha. Okay. Simulan na nga natin sa kanyang top tube. Dito, makapal panipis ng panipis dito. Okay? Siyempre dito, meron nakalagay dito, inner cable routing. Dahil, eto. Dahil dyan, so, dyan dumaan yung cable para sa rim brakes mo. Okay? Dito, sa kabila, dito dumaan para dito sa likod. Then, down tube naman nito, hindi siya bilugan. Dito, medyo round sa ibabaw. Dito, flat sa ilalim. Okay? ICR na ito, dito, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Okay? Para sa FD and then RD. Okay? So, dito, meron dito nakalagay na Forever. Okay? Lagayan ng bottle cage, dalawa, isa, dalawa. Okay? Dito, may mga onting decal siya ng kulay black and then dito, kulay gray. Then blue, madaming nakalagay ditong kulay. Pero maganda naman sa mata, hindi naman siya masakit sa mata, as in. Okay, mapunta naman tayo sa size na ito, size 50 yan. Okay, size 50, FD na ito, hindi, oy. Naka-brace on siya, pero naka-clamp pa yung kanyang bracket. Okay, ito, naka-brace on, pero naka-clamp. Oh, diba? Ginawa ng para ni, ano yan, ni Forever. Siyempre, FD na ito, Shimano Sora, napaganda. Then, pagdating dito, dito ko nainis. Pro wheel naman yung nilagay sa kanya, pero hindi pa siya naka-hollow tech. Okay? 50, 30, 40 teeth ang ginamit sa kanya. Okay? Chain naman nito is... Hindi ko kilala yung chain na ginamit dito. Hindi ko siya kilala. Walang nakalagay eh. Hindi ko siya mabasa. Pero may missing link siya. Yun ang kinagandaan sa kanya. Okay? Dito naman tayo mapunta sa kanyang chainstay. May onting decals dito. May onting decals ng black. Seatstay, Forever nakalagay dito. Okay? Siyempre, hindi mawawala yung rim brake niya. Mamaya na natin i-declare lahat dyan. Dito, syempre, Shimano Sora ang ginamit sa kanya sa RD. Ilan si Shimano Sora? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed po yan. And then, syempre, kung 9 speed po yan, syempre, most likely, cassette type na po yan. Okay? Cassette type, this is 11 by 28 teeth. Okay? Hubs naman neto, OHO ang ginamit sa kanya. Okay? Yung OHO is alloy na. Okay? Spokes naman pala nito, this is 24. 24 sa likod, 20 naman sa harap. Okay? Nakapresta na nga rin pala to. Goods, napakaganda. Di tinipid pagdating sa kanyang rims. Dito naman is, syempre alloy and then bakal yung kanyang brake line. Okay? Highway chariot ang ginamit sa kanya. Pagdating naman sa tires nito, isa pa to. CST ang ginamit sa kanya, 700 by 25C. Mamaya sasabihin ko sa inyo bakit ako medyo naiinis. Malikot medyo si Forever. Marketing wise, napagaling talaga ni Forever. Diyan ako natutuwa.
Okay? So dito naman tayo mapunta sa kanyang rim brakes. Wind zip ang ginamit sa kanya. Okay? By the way, kung gagamit ka ng rim brake, pag medyo maalikabok yung lugar na pupuntahan mo, parati mong punas-punasan niya para hindi kagad mapudpod yung brake line, ha? Ganun mag-alaga ng road bike. Okay? Lalo na sa mga naka-rim brake. Okay? Saddle naman, ito is velo ang ginamit. Ayan. Velo ang ginamit sa kanya. Tumugma naman yung kulay niya. Seat post, ano ba basa dito? SB Mono. O, basta SB Mono na lang yung nakikita ko dito. 31.6 na seat post niya. Alloy na rin yan. Okay? Hindi ka naman nanakawan. O, kung meron kayong kapitbahay o tropa na medyo malikot pagdating sa mga seat post, kakahiram, eto, bagay na bagay sa ito. Okay? Just make sure na walang dalang tools yung ihiram sa'yo dahil panigurado, wala kang kawala. Okay? Dito naman tayo mapunta sa kanyang stem. Stem na ito, I think this is parang nasa 100 ata ito kung hindi ako nagkakamali. Lalagay ko dyan sa caption, okay? Gineya yung kanyang ginamit na headset. Siyempre, yung drop bar din nito, SB Mono din ang ginamit sa kanya. So, most likely, ito is nasa 42 yung kanyang drop bar. Okay? Siyempre, may kasama na ring bell yan. O, oh, diba? Ganda ng tunog. By the way, yung kanyang head tube, tapered na yung kanyang head tube. Siyempre, may kasama na ring emblem yan na pangmalakasan. Okay? Mapunta na tayo sa kanyang STI. STI, Shimano Total Integration, Sora ang ginamit sa kanya. Konting upgrade na lang talaga to. Isa na lang i-upgrade mo dito, yung kanyang crankset. O, diba? Malikot eh. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Eto pa, pagdating sa kanyang tinidor, ginamit na tinidor sa kanya is alloy na. Okay? Alloy ang ginamit sa kanya. Then, nasabi ko na nga rin pala kanina, yung kanyang spokes na ginamit dito is 20. Uy, bladed pala tong spokes na ito. Bladed pala siya. Check na natin sa likod kung bladed din. Oh, bladed din. Yun na nagustuhan ko dito. Bladed din. So, 20, 24 sa likod, 20 naman sa harap. Okay? Siyempre, naka-presta na rin yan, naka-rim brake, napaka-inam na. Paano nga ulit gamitin to? Itong mga gantong klase, angat mo to. O, para kung magtatanggal ka ng gulong, balik mo siyang ganyan. Okay? So, yun yung bike check natin dito kay Forever G77. By the way, bakit ako medyo naiirita dito? Hindi ko alam kung matutuwa ako or maiirita. Kasi napakalikot talaga na ito ni Forever. Well, para sa akin, maganda naman yung mga build niya. Maganda, to tell you honestly. Honestly, eto na yung isa. Eto, si G70. Si G70, eto yung naka-Halotech na. Tapos, naka-Continental na tires. Okay? So, tapos, pagdating dito, bakal naman yung tinidor niya. Ito ang kiniinisan ko, hindi pa sinagad ni Forever yung kanyang road bike na to. Dahil isa na lang, ito pwedeng-pwede na. Okay? Yahalutek mo lang to, pwedeng-pwede na. Okay? Plus yung kanyang tires, ang ginamit naman sa kanya dito is CST na 25C. Sa kabila, yung 400 G70 naman is naka Continental tires na, ultra sport pa. Oh. Pagkumpara naman natin yung presyo nito. Okay? Syempre ito naka-internal cabling. Advantage, ito naka-alloy na fork, mainam. Bladed spokes, mainam. Dalawa yung battle cage, mainam. Ito na lang talaga. Okay? Then syempre, yung kanyang sprocket, ano na yan, cassette type na. Kasi yung G70, tread type pa. So, kaya na bahalang umusga, sasabihin ko na yung presyo na ito. Presyo ni Forever G77 dito kay Budgets by Cavite.
Yung cash na ito ay ang SRP is 16,500. Okay? With freebies na yan. Okay, may mga helmet, may mga battle cages, o anuman mga tools kung anuman kailangan nyo. Pero kung meron ka na nun lahat, may helmet ka na, kompleto ka na ng tools, mag-upgrade ka lang ng bike mo, dito ka na sa cash, which is 15,999. Walang kasamang freebies yun. Okay? So, presyo nito, bakit ako naiinis dito ng onte? Dahil ito ay 15,999. Medyo nagtipid pa dito at sa tires. Tapos inilipat niya naman yung mga magagandang pyesa dito kay G70 na naka Ultra Sport, naka Hollow Tech. Tapos basta presyo naman nito ni G70 is 13,999 without any freebies yan. So, kayo na, bahalang umusigap. Mamili na lang kayo kung gusto nyo na naka-internal cabling o ano man. Gusto nyo naka-alloy na fork. Dito tayo kay G77. O, di ba? Malikot talaga si Forever. Alright? Dito nyo lang yan mabibili kay Badges by Cavite. Follow nyo sila sa Facebook nila. Meron nga rin pala silang TikTok kung saan kayo pwedeng umorder ng mga bisikletang gusto nyo. Alright? Till then mga pigitik, maraming salamat. Ciao!